Ang Sports Pilipinas, di pangkaraniwang sports show. Kailangan, kayang makasabay sa mabilis, maaksyon at makabuluhang sports balita linggo-linggo. Ako si Sir Naguo, ang inyong bagong makakasama dito sa Sports Pilipinas. Ang mga natutunan ko sa iba't ibang sports, nadala ko sa sari-sari ko ring trabaho. Isa na nga dyan ang pagsaba ko bilang news reporter ng Kapuso Network. Naglibot kami sa Maynila para tuklasin at makibahagi sa sport na talaga namang malapit sa puso ng bawat Pinoy, ang street basketball. Di tulad ng basketball na napapanood natin sa telebisyon, sakali nilalaro ang street basketball. Street basketball, karaniwan, it's on the context of fun. Minsan nakakaroon ng mga pustahan, may it be pera, merienda, or physical activity. The principle here is that we had fun. Ito ang way natin na pagsasama-sama together sa isang munting laro sa kalsada, which is what we call street basketball. Nakagandaan ito, hindi komplikado ang pagsasetup. Hanap ka lang ng puno, poste o haligi na mapagsasabitan ng ring at board, ayos na! At di na rin kailangan standard ng laki ng court. Nandito tayo ngayon sa Amethysta Street sa San Andres, Bukid sa Maynila. Dito namin papatunayan sa inyo kung gaano ka-addict ang mga Pinoy sa basketball. Di na kailangan ng gym dito para maglaro. Tara! Sa unang street basketball court na napuntahan ko, parang seryosong labanan. Makikita nyo, halo-halo yung naglalaro. May naka-rubber shoes, may naka-chinelas. Sa gilid lang tayo ng kalsada. Ngayon, no, anong pinaglalaroan nila? 20-20 sa taon. 20-20. Para maganda ang laro. Madalas ubang ano, pupustahan dito? Oo. Pero hindi malakihan. Kagaya ng pro basketball, physical din ang laro sa kalye. Yun nga lang, walang referee. Kaya minsan, di maiwasan magkainitan. Pero bihira naman daw ang away dahil pagkatapos ng laro, bati-bati na ulit ang mga manlalaro. So ngayon, pupuntahan natin yung iba pang basketball court. Konting lakad lang daw, nandun na tayo. So, tara. Parang kita na dito yung mga naglalaro, konti na lang. Dito ngayon tayo sa pangalawang basketball court, no? Kung mapapansin nyo, puro mga bata naman ngayon yung naglalaro dito. Kita nyo naman mga katropa, isang street pa lang yan, dalawang basketball court na agad. Pagdating nga dito sa kanto, hindi nyo na kailangan maglakad para makakita yung basketball court. Tumingin lang kayo sa kanan. Ayun. Pagtingin nyo sa kaliwa, meron uli. Ganyan ka-addict ang mga Pinoy. Mula dun sa kanto ng Amethysta, mga nakakaisandaang hakbang na tayo, no? Teka, pakita ko sa inyo. Tumilan tayo dun. May basketball court na naman. Sa barangay na ito, nasa 14 ang basketball court. Eto, nakakita tayo ng mga nagbabasketball sa kalsada. May kilaro tayo sa kanila ng nakanatural na get-up na isang nagbabasketball. Nakasapatos muna tayo. Mamaya pagkatapos, susubuhan ko naman yung nakapaalam. Tara. Eh, napansin din natin kanina dahil nasa kalye tayo, maraming dumadaan. May kotse, may taxi, pero titigil lang yung laro sandali. Pero pagkadaan nung dadaan, back to the ball game na ulit. At dahil kalsada ito, hindi maiiwasang may parting basa. Kahit basa, okay lang yan. Okay. Tignan natin kung may pagbabago talo kami. May pagbabago pag nagpaako. Glass. Sinasabing kapag ikaw ay nakapaa, mas ramdam mo ang lupa, mas ramdam mo na hindi ka madudulas, at medyo may dating na mas astig ka kaysa dun sa mga nakasapatos na maganda, pero ikaw na nakapaa ay nakakascore, nakakapaglaro na mas maganda. Iba yung feeling eh, iba yung pakiramdam na nakapaa ka lang. Kumbaga parang sa kasabihan nga parang you're one with the court eh. Parang mas feel mo yung laro, mas feel mo yung bawat galaw. Ito mga tropa, tapos na yung laban. Medyo nadali na ako. Ito yung nangyayari pag medyo hindi pa sanay yung paa natin. Ayan. Natuklap. Kasi medyo matagal na akong hindi naglalaro ng nakapaa. Yung paa ko medyo manipis na. Eh, bakit nga ba sila nakapaa? Para po hindi masira yung tsinela. Hindi naman ibig sabihin na wala sa sapatos sa panlaro. Ang idea is that sometimes because of poverty.
basketball sa kalsada. Ito yung pamatituhaw. Malalim na ang pinagsamahan ng mga Pinoy at ang larong basketball. Iba-iba man ang paraan natin ng paglalaro nito, siguradong walang kapalitan ligayang hatid ng pag-shoot ng bola sa ring.